once again. Hello mga guys! Welcome ulit sa aking video tutorial channel. Bali, ang i-open line naman natin ngayon is itong Smart Pro LTE Packet Wi-Fi. Bali, ang model niya is itong FX-PR3L. Yan, buksan ko lang itong case niya sa likod. Yan, then yung battery yan. Ito yung model niya. Ay, shit, malabo. Yan. Basta, FX-PR3L. Yun, guys. Then, mapapansin nyo, guys, yung packet wifi ko dito is, magkakamukha siya. Ito, balik ko lang siya muna. Then, ito siya. Ito kasi, guys, tatlong version kasi ng packet wifi na to. Bali, magkakaiba siya. Ito, FX-PR3L. Version 9 na firmware. Then ito kasi FX-PR3L siya. Kaso version 14. Then ito yung isa pang model niya, FX-PR3F. Bali, magkaiba siya, guys. Ito kasing FX-PR3F na to, galing to sa postpaid ng Smart. Bali, ito makukuha mo lang to sa Smart mismo via postpaid. Then ito kasing mga PR3L, nabibili to sa kahit sa labas, 1299. Ito kasing PR3L, ano lang to, alam ko 499 lang to sa postpaid 499 per monthly. Kaya bahala kayo sa buhay nyo kung nabibili nyo. Pero ito lahat, pwede natin siyang i-open line. So guys, ang uunahin natin is, i-open line natin tong version 9. So, paano natin malalaman kung version 9 ang firmware ng packet wifi natin? Tong Smart Pro LTE packet wifi, guys. Ang una natin gagawin is, papasokin muna natin yung gateway niya sa wifi. Pwedeng wifi, pwedeng USB cable, pero ito guys, ito na yung screenshot ko ng version 9. Ito kasi yung view ng gateway niya. Ito guys, i-ano ko lang to. Palakihin lang natin. Yan. Yan guys. Ito yon, sinasabi kong version 9. Itong SB version 9. Device model FX-PR3. Basta PR3L yan. Then guys, yan. Ibig sabihin kasi ng version 9 siya, na-unlock siya kagad via unlock code. Bali, guys, ito, gawin muna natin yung unlock code ng version 9 bago tayo tumalon sa unlocking procedure ng version 14 tsaka ng FX-PR3F. Ang version nga talaga itong PR3F, version 22. So yun guys, sa version 9 kasi, pwede ka pa mag-input na unlock code sa dalawang version na higher version na yan. Walang ganon. Kaya, ito muna tayo. Umpisa natin guys yung version 9 na PR3F. Ay, L pala. PR3L. Una natin gagawin is, bakasin lang natin to. Yan. Then, magkakabit tayo ng unsupported na SIM. Siyempre guys, yung Smart Pro kahit modem pa yan, packet wifi. Pag kinabit mo yan ng Smart, Token Tech, San, syempre, sa lang may-ari ng mga network na yon, gagana na siya dito. Basta Smart Lock. Then guys, syempre, mag-open line tayo. Gagamit tayo ng ibang SIM. Yan, kakabit ko sa kanya is Globe SIM card. Then, kayo, bahala, kabit nyo. Globe, TM, basta yun. Kalaban nilang network. I-abit lang natin siya sa packet wifi. Yan. Wait. Then, kabit natin yung battery. Yan guys. Yung case, kabit natin. Then, i-turn on muna natin yung packet wifi. Ito yung power on switch niya. Yan, nasa gilid.
refresh lang natin yan. Welcome to Smart Pro. Then, guys, pag mag-open line tayo sa version 9, pwede tayo mag-connect sa Wi-Fi. Basta ma-access nyo lang yung gateway niya na 192.168.1.1. Then sa akin, hindi na ako connect sa Wi-Fi. Connect na lang ako. Pwede naman tayong kumonect sa via USB data cable yan. Then guys, itong data cable, kung wala kayo Wi-Fi, ang laking procedure ng version 9 lang guys ha. Sa version 14 pataas, hindi pwede. Then yan, i-plug in lang natin to. Yan, sa USB port ng laptop natin, guys. Then, pansinin nyo yung pocket Wi-Fi natin. Kinabitan ko siya ng unsupported na SIM. So, ang kinabit ko, Globe SIM card, naghanap siya ng PHNet PIN. Ibig sabihin nun, naghahanap ng unlock code si pocket Wi-Fi para gumana, ma-open line yung itong pocket Wi-Fi natin. Then guys, i-plug in ko lang siya sa USB cable na nakakonect sa USB port ng laptop or PC nyo. I-plug in lang natin siya. Ito yung USB port niya. Yan. Yan guys. Basta guys, okay lang USB cable o Wi-Fi. Pwede itong unlocking procedure. Sa version 9 lang. Then, i-close ko lang to. Alam niyo naman na kung version 9, yan, version 9. Yan, close ko lang to. I-access natin yung gateway niya via browser nyo, kung Google Chrome or Mozilla Firefox, sign Firefox na lang muna gamitin ko. I-open lang natin siya. Then, ang gateway niya is 192.168.1.1. Yan. Wait lang natin siyang mag-load. Yan guys. Ang username nito, tsaka password, isa lang. Smart Bro. Smart Bro. Username niya, Smart Bro. Password, Smart Bro din. Ika-copy ko na lang to. Copy, then I click paste. Then, click natin yung sign in. Yan, guys. Eto, press lang natin yung skip button. Pag lumabas yan, skip lang natin siya. Yan, ito yung sinasabing PN pin. Click lang natin tong punta lang tayo dito sa may internet. Click lang natin itong internet. Then, MEP setting. Then, dito need natin yung unlock code para ma-open line yung pocket Wi-Fi natin. Then, ang unlock code kasi niyan guys, ito siya. Ayan, unlock code. Lakihan ako lang. Ito yan guys ah. Ay, lumalabo. Basta yun guys, nandiyan lang siya yan. At number 2 N at T 1 capital T R 3. Yan. Kakopy ko lang siya. Then, copy. Then, punta ulit tayo sa gateway ng pocket Wi-Fi natin. Then, paste natin siya dito. Yan. Then, click natin yung unlock. Yan guys. Pansinin nyo, pag press natin nung unlock button, nag-reboot yung pocket Wi-Fi natin. Yan. Wait lang natin ulit mag-refresh yung gateway sa browser ng pocket Wi-Fi natin itong 192.168.1.1. Yan guys, wait lang natin itong magbukas yung pocket Wi-Fi natin. Dapat guys, para malaman natin open line na yan, yung PHNet pin wala na yun. Dapat lumabas na yung, yan, Globe. Basta Globe.
prepaid, low, ganyan, postpaid, open line na yan, guys. Wait lang natin. Yan, guys. Pinasa na yung SIM card natin. Yan. Alagay, Globe postpaid. Pero prepaid yan. Pero okay na yan. It means, open line na yung packet wifi natin. I-refresh lang natin ulit tong gateway ng SmartBro packet wifi. 192.168.1.1. Wait lang natin, guys. Mag-refresh. Tumalabo ang low quality camera ko. Tsensya na, guys. Wala tayong budget para dyan. Yan, guys. Login lang ulit tayo dito sa packet wifi natin. Yan. SmartBro username. Copy ko lang ulit. Then, paste natin. Paste. SmartBro. Password. SmartBro. Then, click natin yung sign in. Yan. Then, click lang natin ulit yung skip. Yan, guys. Ibig sabihin nun, kanina to, naghanap siya ng PN pin. Ngayon, wala na. Binasa niya na yung Globe SIM card natin. Yan, guys. Bali, open line na yung version 9 na SmartBro LTE packet wifi natin. Then, okay na tayo dito, guys. Ano ko lang to, minimize ko lang tong browser natin. Then, guys, i-off ko lang tong modem. Ay, modem, packet wifi pala. Okay na siya, open line na to. Off ko lang. Ito pala, guys, kinunek ko na pala yung isang FX PR3L na version 14. Ito siya, guys. Napasok ko na yung gateway niya. Then, yan. Ito yung version 14 yan. 1.14. Version 12 pala. Version 12. Pero alam ko kasi, yung version, after version 9, version, yung mga, hindi lumalabas yung unlock code, version 10, and up, version 10, 11, 12, 13, 14, tsaka yung itong, SmartBro packet wifi natin na FX PR3F latest version ng firmware na kasi siya, walang lalabas na input unlock code. So it means hindi natin siya ma-open line via unlock code, pero may paraan para ma-input natin yung unlock code at ma-open line natin yung packet wifi. So guys, yan to version 12, 1.14. Then ang gagawin ko muna is i-minimize ko lang ulit tong browser natin, yan. Then i-install natin muna tong driver ng packet wifi natin kasi need natin mag-downgrade ng firmware into version 9 firmware para ma-open line yung version 14 tsaka yung PR3F na packet wifi natin. Yon. Bali, i-install muna natin tong driver, tong WPTP driver. Then double click ko lang to. Then kung 32 bit ang operating system nyo, i-install nyo lang tong TX32. Then, kung 64-bit yan, itong X64. So, ang PC ko kasi Windows 10, 64-bit yan. I-install ko lang siya, double-click ko lang. Yan, then to pag luwas na ganyan, click lang natin yung yes. Install or update driver, click lang natin yung install update. Yan, wait lang natin siya mag-install. Ayaw. Pero nag-install driver success. Pero yan, okay na yan, guys. Nag-install na yan. Yan. Then, okay na tayo dyan. Then, ang next natin na gagawin is
Tanggalin lang natin tong USB data cable sa pocket wifi natin. Then, ito turn off ko yung pocket wifi. Ayan. Then, kabaklasin ko lang ulit to. Kakabitan ko siya ng unsupported SIM. Ayan. Kabit natin yung Globe SIM card. Magda-downgrade tayo para ma-downgrade natin yung firmware na version 14 into version 9. Kasi ang problema kasi daw sa mga latest update ng firmware na to, kaya nag-downgrade sila sa version 19. Meron mga latest firmware daw kasi mga guys, mabilis malobat, may ganyan, may mga issue. Kaya sabi nila pinaka-best firmware pa rin sa kanila is yung version 9. Yan guys. Ibalik ko lang ulit yung cover. Then, yan. Ay, ba't ko binalik? Tanggalin pala natin. Yan pala naka. Baklas pala. Tanggalin ko lang, guys. Yan, ibabalik. Yan, guys. Nakabaklas na yung battery sa pocket wifi natin. Then, yung file natin, itong SW Downloader. I-open lang natin siya. Then, itong swddownloader.exe. Yan guys, dito kasi ang mag-downgrade muna tayo sa lumang version ng firmware. Double click ko lang to. Yan, wait lang natin siya. Then eto guys, hahanapin natin to. Hanapin lang muna tayo sa may SWD firmware. Then, ito kasi yung hahanapin niya. Itong file na to, yung BLF file. Nesha MiFi5 BLF file. Yan, guys. Then, back ko lang to. Then, sabun tayo sa may SWD downloader. Hanapin lang natin yung file na to. Yun. Yan. SWD firmware. Nesha MiFi5. Ito siya. Click lang natin yung open. Then guys, yan, then etong green bulb na to, i-click lang natin siya para kapag pinag-in natin yung pocket wifi sa USB data cable na nakakonect sa PC, mag-automatic mag-run yung firmware niya. Basta mag-downgrade muna tayo guys. Click ko lang tong green bulb. Yan. Then, guys. Ito na yung pocket wifi natin. Then, ito yung battery, guys. Make sure na bago natin i-plug in yung battery dito, nakakonect muna tayo sa USB data cable na nakakonect sa pocket wifi. Then, plug in lang muna natin tong USB cable sa pocket wifi. Plug in ko lang. Then, bago natin ikabit tong battery, make sure na naka-press and hold natin tong power button, tong power sa power switch yan. Bago natin ikabit ulit yung battery. Bali, kasi pag hindi nyo pirnes to, hindi mag-download yung firmware na pang-downgrade natin sa pocket wifi natin. Then guys, ito. I-start na natin siya. Yan. Press ko lang to. Pocket wifi. Yan. Press ko lang pocket wifi. Then, i-coconnect ko yung battery. Yan. Yan guys. Pansinin nyo, habang naka-press, yan. Pwede ko na siyang bitawan kasi nag-download na sign na siya sa LCD ng pocket wifi natin. Then, itong firmware downgrader, nag-run na din siya. Yan guys, tapusin lang natin itong burning plus na to. Kailangan yung green na yan. Itong percentage maging 100%. Yan guys ha. Wait lang natin siya matapos. Tandaan nyo guys, yung naka-press yung power switch natin bago i-connect yung balik yung battery sa pocket wifi.
Yan, wait na natin siya matapos, guys. Same process lang din siya sa PR FX PR3F. Yan, tong version na to, FX PR3F version 14, version 11, version 13, ganon. Then, itong version 22 ng PR3F. Yan, guys. Ito, guys. Yan, guys. Tapos na yung flashing ng downgraded na firmware sa packet wifi natin. Then, pansinin nyo yung LED display ng packet wifi natin. Naging check na yung sign niya, hindi na yung download button, download sign. Then, okay na tayo dyan. Pwede na natin tong tanggalin yung USB data cable. Then, i-turn off muna natin tong packet wifi. Press ko lang yung off button. Ayaw mag-turn off, tanggalin natin yung battery. Yun. Then, ikabit ulit natin. Then, i-press natin yung power button niya para bumukas ulit. Yan. Bukas. Ayaw, bukas ulit. Yan, guys. Normally yan, guys. Yung display niya, white LED lang siya ngayon. Kasi yung firmware na yon, hindi ko alam, hindi supported ng LCD display. Kasi alam ko yung pinamplas natin na firmware na to pang PR, FX PR2. Yung naunang version ng packet wifi niya. Pero okay lang yan, dahil need natin yung firmware na yon para makapag-upgrade tayo sa version 9. Then yan, guys, ito, tapos na yung ano natin. Pwede na natin tong okay. Press natin tong okay. Then, i-close natin tong firmware flasher. Then, guys, yan, di ba, in-open ko na yung packet wifi. I-connect lang ulit natin yung USB cable sa packet wifi natin. Yan. Then, yan. May lalabas na ganyan. Windows can access this disk. Pero okay lang yan. Close lang natin. Bubuksan ulit natin yung gateway ng packet wifi natin. Punta lang ulit tayo sa browser natin. Yan. Then, guys, punta ulit tayo sa 192.168.1.1. Yan. Wait lang natin. Yan, pansinin nyo, nag-iba yung display ng web viewing niya. Naging luma. Alam ko kasi pang FX PR to. Yan. Ang username nito is Smart Bro pa rin. Paste. Then, password, Smart Bro. Paste. Then, click natin yung sign in. Yan. Then, to. Press natin yung skip. Yan, guys, pansinin nyo, ah, white lang display niya, pero okay lang yan. Then, dito, punta tayo sa my router. Binasa niya na yung SIM card na globe, pero hindi pa tayo tapos. Siyempre, need natin yung maayos yung white LED na yan. I-upgrade natin siya sa tunay na firmware ng FX PR3. Pumunta tayo dito sa my router na to, router button, click ko lang. Click router. Then, software upgrade. Then, guys, hahanapin natin dito yung itong firmware ng version 9 ng FX PR3 para bumalik na yung display ng packet wifi natin. At na permanent open line natin siya. Click lang natin tong browse. Hanapin natin yung firmware na yon, tong version 9.bin. Click ko lang. Then, press natin yung open. Then, click natin yung upgrade. Yan. Hintayin lang natin siyang matapos. 100% firmware burning. Wait lang natin siya, guys. Thank you.
Yan guys, upgrade firmware successfully, rebooting. Magre-reboot yung packet wifi natin. Yan guys, nagka-display na siya, ibig sabihin tinanggap na yung firmware na in-upload natin sa gateway niya. Wait lang natin siya mag-normally reboot at ma-access natin yung gateway na 192.168.1.1 at bumalik na rin yung normal na dashboard ng FXPR3. Wait lang natin siya. Yan guys, pansinin nyo. Yan lang natin. Siyempre, kinabitan natin siya na unsupported SIM. May lalabas dyan. Wait lang natin. Yan. Tulad ng sa version 9, naganap din ng PHNet PIN para mag open line siya. Then guys, refresh lang natin tong gateway niya. 192.168.1.1. Wait lang natin. Then username, try natin yan, bakit yan. Smart bro, paste. Then password, smart bro pa rin. Click natin yung sign in. Then ito guys, click natin yung skip. Then yan, maghahanap ng unlock code. Punta tayo sa may internet. Then MEP setting. Then mag-input tayo ng unlock code dito. Yan. Then ito yung unlock code nya. Yan guys. Copy lang natin. Then, copy. Then, click natin yung paste. Then, click unlock. Yan guys. Kapress natin ang unlock button. Nag-reboot ulit yung packet wifi natin. Dapat, pag normally boot na yung packet wifi natin, mabasa niya na ulit yung SIM card. Unsupported SIM na Globe kasi nag-downgrade na tayo sa version 9 firmware. Version 9 firmware, pinaka-dabis na firmware sa lahat na nirelease. Basta, magaan siya. Tsaka, matagal malobat. Ayan. Lumabas ka. Wait lang natin guys. Yan, lumabas na sa display. Globe postpaid. Ibig sabihin, open line na yung packet wifi natin. I-double check lang natin ulit sa gateway. Refresh ko lang to. Refresh. Yan. Password Smart Bro. Username Smart Bro, password Smart Bro, then click natin yung sign in. Bakit ayaw? Ngayon. Smart Bro, paste. Smart Bro, sign in. Hala. Ayaw niya mag-sign in. Type natin ulit. Copy ko lang ulit, guys. Ay tanga. Yung unlock code pa rin na copy ko. Sorry guys, nagkamali. Tao lang. Username Smart Bro, password Smart Bro. Paste, then click natin yung sign in. Yan, then press skip. Then check natin kung na-open line na. Yan. Downgraded to version 9. May signal na Globe 4G-LTE. Yun lang guys, ang
tutorial natin. Maraming salamat sa sumusuporta sa channel ko. Sana huwag kayo magsawa sa pagtangkilik. Maraming salamat.